guys, good morning. So welcome back again to Marcel Montemayor channel. So today's video guys, ipapakita ko sa inyo or i-share ko sa inyo kung paano mag-apply sa Lumina Homes, kung ano yung mga requirements needed na ipapasa nyo sa Lumina. At ipapakita ko din sa inyo ang renovation guidelines and process, at ipapakita ko din sa inyo ang mga types of houses, yung mga standard na houses ng Lumina Homes, standard interior designs, standard living area, or whatever, depende sa inyo kung ano yung gagawin nyo. Basta may mga standard sila, like sa mga fences, sa roof, polycarbonate roof, sa backyard extension, yun yung mga standard nila na dapat sundin nyo at dapat i-require nyo. So ngayong araw guys, ipapakita ko sa inyo lahat or i-share ko lahat, sana magkaroon kayo ng mga ideas. May mga nagre-request kasi sa akin na sana magkaroon ako ng vlog for sharing ideas in how to apply the Lumina Homes at ano yung mga requirements na dapat isasubmit para makapag-apply doon. Okay? So, the examples of the standard interior designs of the Lumina Homes. So, once na ma-turn over na sa inyo ang bahay, may CR na siya, meron na ding kitchen, pero simple kitchen na siya. So, you need to improve the dirty kitchen kung may budget lang. So, sa loob ng bahay, pwede niyo siya paggawa ng living area, dining area, room, single or two rooms, one room or two rooms, pwede. Depende na sa inyo kung gusto nyo maluwag yung living area nyo, or kung gusto nyo naman na kung may mga anak kayo, isiparit nyo siya sa room, then gawin nyo siyang double deck yung one room. So, may master bed para sa mag-asawa. Depende na sa inyo guys. So, yun lang. May kitchen area, may bathroom, may living area, may dining area, and pwede nyo siya gawan ng laundry area. Tapat sila ng ng kitchen area. Okay? So, next, ipapakita ko sa inyo yung pictures ng standard fences ng Lumina Homes. Of the standard fences of the Lumina Homes. So, dapat guys,
kung gusto niyo talaga na yung plan niyo na na-forward niyo sa developer or sa Lumina Homes, dapat sundin niyo talaga yung mga measurements na gusto ng Lumina. Kasi once na hindi kayo sumunod o hindi kayo nag-follow sa rules nila for measurement ng mga fences niyo, kasi meron kasi iba na yung mga fences nila, guys, hindi nila sinusunod yung rules ng Lumina na measurement nila kung gaano siya kahaba or kahaba yung mga fences niyo. May iba kasi na sinagad nila hanggang selling. So, bawal yun siya, guys. Yung band niyo, hindi talaga siya ma... For example, ganito. Example, nagpasa kayo ng plan doon sa Lumina Homes. Yung pinasa niyo is yung standard measurement. So, inapprove ni Lumina. So, once na iniban nyo yung fence nyo na naka-approve doon sa Lumina Homes, once na sinagad nyo siya sa... Dahil gusto nyo ng safety, so sinagad nyo siya hanggang selling yung fence nyo. So, once na makita yan ni Lumina, kasi every time kasi may mag-check doon sa area nyo, kung i-check nila kung may mga... mali ba kayong nagawa doon na pinatayo ninyo, kasi bawal yun siya. Kung ano yung plan na in-approve ni Lumina, yun talaga ang sundin mo. So once makita nila na yung fence mo is mahaba, hindi yung band mo, hindi nila i-release. Yes, totoo yan siya, guys. Hindi nila ibabalik yung band nyo. Okay? So dapat sundin nyo talaga. So at least may ma-idea kayo kung paano magawa ng mga fence. Okay? So those are the examples of the standard polycarbonate roof of Lumina. So pwede niyo siya alitan ng sipar lins or square bars. So mas maganda at malinis tingnan yung square bars. So kaunti lang yung mga pictures na naipakita ko, kasi kaunti lang yung mga nagpo-post sa Facebook. So ni-research ko lang kasi, guys, yung mga nakikita ko na mga samples, pictures ng polycarbonate roof. Kasi doon sa amin, hindi ako nakapag-take picture kasi wala kasi mga may-ari, nakasirado, baka bawal kasi mag-picture doon. So, ginawa ko is nag-search na lang ako. Kaya medyo kaunti lang yung naipakita ko sa inyo na standard polycarbonate roof. Pero, yun yung gagayahin nyo, guys, kasi yun yung standard. Okay, so, next is the windows grill. So those are the examples of the backyard extensions. So backyard extensions, guys, is may 2 meters pa siya. So once na naka-extend na kayo, malaki talaga yung space. So pwede niyo siya gawing dirty kitchen, then yung kalahating space is laundry area. Pero kung gusto niyo talaga na malaki yung dirty kitchens niyo,
kasi mahilig talaga kayo magluto or gusto niyo talaga na mas maluwag talaga yung dirty kitchens niyo, so wag niyo na lang siya lagyan ng laundry area. So may iba kasi na yung laundry area nila is doon sila sa harap ng bahay nila. Nilalagyan nila ng faucet doon at doon sila naglalaba at nagsasampay ng mga damit. Pero ano kasi guys, madumi siya tingnan. So kung gusto niyo talaga na malinis at maganda yung front ng bahay niyo, so gawa na lang kayo kahit maliit lang na laundry area kasi hindi naman always na ginagamit yung laundry area. So yan yung ano guys, advice ko lang sa inyo. Okay, so ganun kasi sa akin, nakahati siya yung laundry area sa left side at saka sa right side is yung dirty kitchen. So yung sink namin, trinansfer namin doon sa kabila. Kasi kung ipapalo namin yung old sink na ginawa ng Lumina, pangit kasi siya kasi naka-straight lang. So gusto kasi namin siya is naka-L. So maganda kasi siya tingnan yung mga naka-L na mga lababo. Okay, so next guys, ipapakita ko sa inyo kung how to apply Lumina. So na ipapakita ko na sa inyo yung mga standard fences, standard windows wheels, standard interior designs, standard backyard extensions. So, yung mga landscape guides, naka-standard din siya. So, dapat sundin nyo ang landscape ng Lumina. So, as of now, kunti lang kasi ang nakikita ko doon sa amin na naglalagay ng landscape kasi maliit lang talaga yung front nila. So, yung mga naglalagay ng mga landscape guys, so, meaning dyan, wala silang gate. Hindi sila naglalagay ng mga gate kasi may landscape sila. Pero, yung mga nakikita yung bahay na may mga gate, so, meaning walang landscape. Simple lang siya.